Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverendo Padre Douglas Dibadong. Mahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ng Panginoon sa ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Antonio de Padua, isang pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo, ngayon ay mananatiling oo, ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo, ay hindi. Oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng amin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu. Bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ulitin po natin. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tugon. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tugon. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamuyaong aking minimiting kautusan. Tugon. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan. Ngayon ako ay lingunin at sa mga taong tapat iparis mo ang pagtingin. Tugon. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tugon. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako'y pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tugon. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan.
hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong pinasasalamatan ng Panginoon at pinararangalan ang kanyang kabutihan sa pagbibigay sa atin ng isang santo, si San Antonio de Padua, na siyang naging huwaran ng pagiging asin at ilaw sa Sanlibutan. Sa puntong ito, bahan ng buhay ninyo, karamihan sa inyo, no? Nakita nyo na ba yung purpose ninyo sa buhay? Yung silbi sa buhay, yung silbi sa mundong ito. Kasi isa yun sa hinahanap ng tao, no? Para magkaroon sa ng sense of fulfillment sa kanyang buhay, ay yung maramdaman niya na nagkaroon siya ng silbi sa pwedeng sa isang tao, pwedeng sa pamilya, o sa mundong ito. Kasi hindi naman tayo ipinanganak para lamang pandagdag lang sa bilang. Ipinanganak tayo, no? Naniniwala ako na lahat tayo ay mayroong dahilan, mayroong purpose sa mundong ito. Kaya nga pinapaalala sa atin ni Jesus, no? Yung paalala niya sa mga alagad din na kayo'y mga asin sa sanlibutan. Kayo'y mga ilaw sa sanlibutan. At alam natin ang purpose ng asin, magbigay ng lasa. Ang ilaw, magbigay ng liwanag. So, kung wala ng lasa ang asin, wala na itong silbi. Kung mawalan tayo ng kuryente, mawala ng ilaw, magdidilim ang paligid. Ganun ang, para bang ganun yung pinapaalala ni Jesus, no? Tingnan natin kung ano bang nagiging silbi natin sa buhay. Silbi mo sa pamilya, silbi mo sa asawa, silbi mo sa kapitbahay, silbi mo dito sa simbahang ito, ano ang nagiging parte mo? O kaya naibibigay mo ba yung parte mo para mas maging maunlad ang pamayanan, para mas maging masaya ang pamilya, o hindi mo pa ito nakikita? Kahit po naka-wheelchair, may silbi. Kahit may sakit, may silbi. Huwag na huwag niyong iisipin na wala ka ng silbi. Kasi pag once na inisip mo na wala ka ng silbi, wala ka na talagang gagawin. Lahat mayroon. O pwedeng sa paningin natin, sa ngayon, wala pa. Pero mayroon ka. Kailangan mo lang talagang, minsan kailangan mo i-push ang sarili mo eh. Kailangan mong i-challenge din yung sarili mo para magawa mo kung ano ang purpose mo sa mundong ito. Pero tingnan din natin, ha? Kasi minsan nag-go-over naman tayo. Yung extreme, yung alam niyo yung extreme na wala kang ginagawa, sobra naman ang ginagawa mo. Yung extreme. Kasi ang sabi ni Jesus, maging asin at maging ilaw ng sanlibutan ito. At tingnan natin yung extreme. Pag nawala ng lasa, pag hindi mo ipinakita yung ilaw, walang silbiyan. Pero tandaan niyo rin, kapag sumobra ng asin, sumobra ng liwanag, nakakasira yan. Kung masobrahan ng pagbibigay ng lasa, alat masyado. Hindi mo na makakain kung ano man ang nilagyan mo ng asin. Pag sobra sa liwanag, wala rin makita ang tao. Pag sobrang liwanag, mabubulag din. Eh, minsan may ganun tayo, no, na tendency na
Kasi pakiramdam natin, ito ang role mo, ito ang silbi mo, kailangan mong i-guide yung tao to the point na lahat na lang ididikta mo sa kanya. Kaya nga, guide lang tayo, gumagabay lang tayo. Ang desisyon ay nando doon pa rin sa taong ginagabayan mo. Yung sobrang parang yung all-knowing tayo na alam mo kung ano ang mabuti, kung ano yung nakakaganda, pero nakakasilaw ka na masyado. Eh, baka sabi, ilaw, sabi ng Diyos, ilaw ng sanlimutan. Pero teka lang, anong klase, baka masyado namang liwanag, maliwanag ang binibigay mo, nababangga din, nabubulag din, at lalong hindi na nalalaman kung ano ang kanyang ginagawa sa sobrang liwanag na binibigay mo. Maging asin at ilaw, pero tamang timpla, tamang liwanag ang dapat nating ibigay. Ngayon, babalik ko ulit sa estado natin ngayon, sa edad natin ngayon. Inibigan ko lagi ng diin kasi marami sa atin, matatanda na. No? Pero sana sa puntong ito, mayroon na tayong nakita na nagampanan ko ang pagiging asin at pagiging ilaw. Hindi man sa mundong ito, pero kahit man lang sa isang tao na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ang ating pong itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ang kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag ng maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay, aming buhay, bawat galang,
sa palad mo, ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang baghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, na pumuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang
sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Antonio de Padua at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagali na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob. Sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Antonio de Padua ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning po, Father. Nag-ipahayag kanyang pagkalinga ka ba sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang anisagana, sa panahon ng digmaan at kagulungan, sa panahon ng kapayapaan. Umayon at ipahayag kanyang pagkalinga at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.